Okay, turuan kita ha. Paano i-solve itong formal letter of demand? Ito ay multi-billion, ha? Kayong mga Japanese citizen na nandito sa Pilipinas, mag-aaral kayo ng taxation sa Pilipinas. Kami, pag pumunta kami sa Japan, pinag-aaralan namin yung kultura ninyo. Kayo naman, mga Japanese na nandito, pag-aralan nyo rin yung kultura namin kasi magkaiba tayo ng lahi. At ang lahi namin ay medyo may kakulangan at kailangang i-improve. So, pag-usapan natin yung problema ng formal letter of demand, multi-million po ito. Multi-million. O, ito lang, sa income tax, meron kang 20 million. O, turuan kita, ha? Turuan kita, ikaw na nakikinig sa akin, turuan kita paano isosolve ito. True bookkeeping. True bookkeeping. At sinabi ko na ho sa inyo na kung gusto ho ninyo ng more details, eh, pumunta ho kayo sa aking mga membership. Okay? Now, 20 million. Pinakita ko sa inyo yung 20 million. Kung gusto po ninyong makita po yung kabuuan nitong pinag-uusapan natin, sinasuggest ko kayo na pagdating sa bookkeeping, maging member ho kayo nito. At pagdating naman ho sa pagsagot ng mga BIR deficiency tax assessment, eh kailangan na, andi dito na ho, huwag nyo na po akong kunin o tawagan o i-text. Andi dyan ho, ilalagay ko ho dyan para ho maging totoo na ang lahat. Okay? Alam mo ho ninyo ang ang isang strategy ng BIR, ang tinatawag ho eh yung fixing. Okay, pinifix yung utak mo na may utang ka ng 20 million. Isasolve natin to maya-maya, pahapyaw. So, may 20 million tayo. Sa value added tax, meron tayong 4 million. O di, magkano na yon? 24 million. So, dito sa withholding tax, may 377, 220, 58,000. Improperly, 1.5 million. So, sa 24 million, dadagdag mo yon. Sabihin natin, 3 million na lang. So, ang ipinahihiwatig ng BIR dito, through fixing, may utang itong Japanese corporation na to na 27 million. O, paano isolve itong ganitong klase ng kaso? So, ganito po yan. Tandaan ho ninyo, nakalimutan ko sabihin, kapag meron ho kayong deficiency tax, may tatlo ho kayong problems. Specific yan. Tandaan nyo ho itong ilalagay kong acronym, DID. Tapos na eh, did. Nagawa na, did. Okay, did. Yung first D, documentation ho yan. Documentation. Ibig sabihin, may dalawang klase ng documentation. Yung sa madaling salita, may big documentation, may small documentation. Or may minimum requirement, yun ang ibig sabihin ng small. At may maximum requirement, yun yung ibig sabihin ng big. So, ang nire-require lang ho ng BIR is small documentation. Hindi ho pa kayo makakomply. So, pag-aralan ho ninyo, yung big documentation, hindi ho kailangan ng BIR. Small lang ho. Ang tawag minimum requirement. Now, yung susunod ho is I, which is interpretation. So, pag nag-i-interpret ka, katulad dito, mga Japanese, kung interpret mo yung English sa Japanese, okay na okay, meron kasing Google Translate na ngayon. Eh. Pero kung i-convert mo yung business transaction into tax code language, kailangan ho na medyo expert ho yung kakausapin nyo. Marami namang expert, marami din nagpe-pretend ng expert. So, mag-ingat na lang po kayo sa pagpili. Next is yung last is declaration. Yan. So, ibig kong sabihin ng declaration, tumatama ho yung inyong pagkakaintindi o yung interpretation nyo. So, ide-declare nyo na lang. So, kung mali ho yung documentation, mali yung interpretation, eh natural. Para ho yung domino effect o ripple effect, eh, mali din yung declaration. So, tulungan ko kayo papaano ho ito isolve. Sabi rito,
Ah, sabi rito. Oh. Unang-una, i-isolate mo muna natin yung ano, yung problem. Isolate the problem. Ano problem? Problem number one. Ito, disallowed expense based on best evidence obtainable. Actually, yung paggamit ho ng best evidence obtainable, eh, questionable na ho yan. Kasi, nag-audit naman yung BIR eh. Yung BIR official, nagpunta sa opisina, binuksan yung libro, tiningnan yung mga dokumento, nag-audit. So, yung paggamit ng best evidence obtainable is contrary sa law. So, ibig sabihin, itong 20 million na to, cancel na yan kung ang sasabihin mo, nag-violate siya ng due process. So, ano ang benefit ng pagka-cancel ng ano? Ng 20 million? Eh, times mo na lang ng 30% yan. So, nakasave ka na ng 6 million peso sa deficiency tax. Kaya sinasabi kong ganito, ang taktika talaga ng BIR fixing. Anong ibig sabihin ng fixing? Ifi-fix yung utak mo, konsensya mo, emosyon mo na merong kang mali. Pero hindi nila sasabihin kung sila yung mali. So definitely, kailangan maging aware ka rin at maintindihan mo na ang BIR hindi ho Diyos. Hindi ho rin sila demonyo. Ah, sila ho ay tao na nagkakamali. Okay? So, wag ho kayong maniwala sa kanila. Lalong-lalo na sa mga assessment ng BIR. Second, is disallowed expense due to non-withholding, 14 million. So, kung masisiro natin yung 14 million, again, 30% yan ang matitipid natin. So, mga almost 4 million ho yun. Maganda, di ba? Second, third is disallowed expense due to non-substantiation. O, 2 million din yon. And disallowed expense, 1.6. Hindi naman sinabi kung ano yung factual basis. Ano? And disallowed salary due to non-withholding. O, similar din dito. Nag-iba lang yung klase ng expense. Ito salary, ito purchases. Yan. O, so, ihahanapin natin yan. Ano pa? Ano pa problem dito? Disallowed creditable input tax. So, sir, paano yan ina-attack? Paano yan pinoprotest? Pinoprotest yan dalawang klase. I-check mo kung yung due process ay nirespect strictly ng BIR. So, may dalawang rule pagdating sa disallowance. Deductible expense shall strictly comply with the language of the tax code. That's the rule. Ulitin natin, hindi ito galing sa akin, galing ho yan sa BIR commissioner at ang sinasabi niya is kung magki-claim ka ng expense, siguruduhin mo na yung, ako ho, nakadevelop ho tayo ng walong elements bago siya maging disallowed. Sabihin ko lang ho yung number one, bago siya ma-disallowed, kailangan yung expense, claim mo. Pag claim mo, meron karapatan ng BIR kung hindi yan, pag contrary sa law yan, public order, public policy, at saka good moral, madi-disallow yan. Okay? So, kailangan i-claim, yun yung number one. So, pag hindi mo claim, ano yung di-disallow mo, BIR? Wala, di ba? Wala. So, yun ho yung isang rule. Yung walo, tsaka ko na lang ho i-discuss yan sa inyo. So, pag-usapan ho natin dito is, best evidence obtainable. Doon. So, sabi rito, nasa schedule 1 eh. So, ang gagawin ho natin, puntahan ho natin yung schedule 1. Nasaan ba sir yung schedule 1? Makikita ho ninyo yan sa another letter ng BIR, hindi ho sa part 2, kung hindi na sa details. Ito ho yung details of discrepancy. Okay. So, sa details of discrepancy, sinasabi dito, hindi ka nagpasa ng report, kaya ginamit namin ay best evidence obtainable. Bakit sinasabi dito na tawag nito, nag-comply yung taxpayer, nag-submit na records eh. Okay? So, dito, ginamit pa yung kaso ni Marcos. Di ba? Zamora pala to. Kala ko Marcos eh. Zamora, Mariano Zamora. So, sinasabi sa Schedule 1, ito yung 20 million na disallowed. Okay? 50%
best evidence obtainable. So, ang ano yung din is allow professional fee, rental, purchase of services, contractor, purchase of goods. So, saan niya kinuha yun? Doon sa 1601E. Yun ho yung evidence niya. E teka muna, ito bang mga bagay na to ay nasa income tax return? Kasi ang dinidisallow is na-claim ba to sa income tax return? Yun. So, ang trabaho mo, mga kasama ko, ito bang mga bagay na to ay nasa ITR? E kung wala, eh di walang i-disallow. Ganun lang ho kasimple. Okay? Hindi kasimple. Mahirap po yung inisip ko. Mahilig ako magsalita ng ganun kasimple. Hindi ho simple itong ginagawa natin. Mahirap po ito. Baka naman sabihin ng yabang-yabang natin. Ang simple-simple ng ginagawa. Hindi po. Mahirap po itong ginagawa natin. Next is, so, ibig sabihin, itong mga bagay na to is may influence. Ayun. Ano ba maganda? May control. Okay. Pwede ka palang kontrolin ng BIR using this accounting title. Oh, accounting title yan eh. Bakit accounting title? Eh, walang definition. So, ang strategy dito sa bookkeeping, dapat meron kayong accounting chart of accounting names with definitions. Dun lang ho ninyo matatalo ang BIR. So, kung meron kayong accounting name with definition, imagine ninyo, mawawala ho yung 20 million. Okay. So, letter B. Sabi ito, due to non-withholding tax, tingnan mo. Per ITR ang ginamit dito 16. Ibig sabihin ho niyan, distortion ho yan eh. Disruption. So, mali ho yung ginagawa ng BIR officials na to. Mukhang hindi niya naiintindihan kung ano yung dapat niyang i-audit. Pag nag-disallow po kayo, mga BIR officials, ang i-disallow nyo yung items nasa income tax return. Kasi yun yung clean name. So, it is your duty, mga BIR official, to determine kung yung amount ng sinasabi nyo rito at itong items na to, accounting titles, ay dineclare sa income tax returns. Kung hindi, edi mali ho itong ginagawa nyo. Diba? So, madali, ang aking, again, sinasabi ko, hindi ko naman masasagot ito lahat, pumunta lang ho kayo, pag bookkeeping ang kailangan nyo, dito kayo pumunta. Okay? Pag isosolve ho na ninyo iyan, ilalagay ko ho sa aking YouTube channel yung answer dito. Now, sumunod is yung pong disallowed expense due to non-withholding. Simple lang naman ho yan, no? Pinick up niya yung mga expenses sa ITR. Ibig sabihin, ang weakness ng taxpayer ay nasa ITR, financial statement. Again, ang sagot ho dyan, chart of accounts with accounting names with definition. Kung kailangan ho niya yan, pwede ko hong ibenta yung ginawa ko para sa inyo. Tas kayo na ho mag-improve, mag-update, at sinasuggest ko, huwag niyong gamitin yung mga terminolohiya na ginagamit ng BIR para ho magkaroon ng deficiency assessment. O katulad ho nito, kung mapapansin nyo, ang disallowed expense is 14 million. Pero kung mapapansin ho ninyo, yung expense dito, professional fee, nandito rin, sir eh. Nasaan ba yun? Processing. Wala, hindi niya kinuha pala. Hindi niya kinuha rito. Pero yung subcontracting, 15 million. Andito rin eh. Ayan, Contractors. Yung rental, tingnan natin kung nandito. Wala. Ano pa? Yung purchase of goods, 22 million. May purchase of goods ba rito? Ayan, chemicals, purchase of services. Paano nag-purchase of services yung chemical yan eh? Ayan, purchase of goods and kita mo, mali ho yung ginamit na terminology ng BIR dito. Ang ibig ko lang sabihin, itong accounting names na to ang nagpapahirap sa taxpayer. So, ang solusyon dyan, ayusin nyo yung choice of accounting names nyo
At saka dapat may definition kasi ang BIR, ang unang-unang dapat na ginagawa dyan, humingi sila ng chart of account. Ang objective ng paghingi ng chart of account is ina-advertise ng mga BIR officials na wala silang alam pagdating sa definition ng inyong mga accounting names. Yun lang po yun. So, ano gagawin dito? Ito, yung 229 is equal 14 million. So, mamimili ka, babayaran mo ba yung 30% o 4 million ito, for example, o babayaran mo yung 229? Pag binayaran mo yung 229, meron kang savings na 4 million. So, ang suggest ko sa mga taxpayer, di bayaran ninyo. Sabi naman dito sa susunod na item is, disallowed expense due to non-substantiation. None, sabi. O i-X mo yung none, gamitin mo yung substantiation. Mag-substantiate ka. Ngayon, ano yung isa-substantiate ko? Sir, hindi ako marunong. Sabi ng batas, at yung ginamit na rin dito ng BIR, mapapansin mo, ito yung ginamit niyang batas, sufficient evidence. So, maghanap ka ng mga Supreme Court decision na nag-e-explain at nagbibigay ng example tungkol sa sufficient evidence. Yun ho yung sagot dito. Sabi rito, disallowed expense. Sabi rito, dalawang beses daw claim nasa Annex B. O ano yung Annex B? Tingnan nga natin, ano ba yung Annex B rito? Annex A. Annex A pa rin. O walang Annex B. So, ibig sabihin, hindi binigay ng BIR yung Annex B. So, paano natin ito isosolve? Walang Annex B. Ano gagawin ko, sir? Di manghingi ka ng Annex B. As simple as that. Walang Annex B. Wala. So, yun po yung gagawin nyo. Since walang Annex B to, hindi natin masosolve to. Again, pinagkaitan yung taxpayer ng due process by not providing the Annex B. Yun. Claim twice. Nilagyan ng Annex B, hindi naman nag-attach ng Annex B. Violation ho ito ng due process. So, pwede ho itong makancel. Pero, kailangan ho ninyong sumulat. Sabi rito, disallowed non-withholding salaries. Oh, ang ginawa, again, ang weakness talaga ng taxpayer na tinitingnan ng BIR nasa ITRFS. So, ayusin ho ninyo yung ITRFS nyo, sinasuggest ko, na mag-tax basis financial statement ho kayo. Hindi ho yan bawal. At sinabi na ho ng Supreme Court natin yan in the case of Lancaster versus BIR, sinabi na dapat sumunod ang mga taxpayer sa Revenue Audit Memorandum Order o yung tinatawag na RAMO. Kung wala ho kayong RAMO, meron ho tayo dyan sa description box. Paki-download nyo na lang ho. Dalawang klase nung RAMO, pang value-added tax at yung isa ay pang all internal revenue tax. Libre ho yun, walang bayad, pwede nyong i-download. So, ang ano lang ho natin dito, yung paggamit ng average withholding tax rate, wala ho kasi sa tax code dyan pagdating sa salaries and wages. Kasi ho, ang sinasabi ho ng tax code, ang mga empleyado ay itatax individually. So, yung paggamit ho ng average withholding tax, pwede ho nyong gamitin yung tinatawag na solution indebity. Yan, solution indebity. Again, so sa value added tax naman, ang ginawa unsupported zero rate. Merong ane, at itanggalin mo lang nga, unsupportahan ho. Ganun lang. Tapos, disallowed input tax. Bakit din is allowed? Unsupported, supportahan mo, double take up, nasa na letter B, double take up daw. Kailangan natin talaga makakita. Puro letter B pala to. Annex B, pero wala kang makikita ang Annex B ritong ibinigay. Okay? So, kung notin, dilagyan ng tin, walang valid claim of input, dilagyan. Okay, hindi kayo maglalagay yung supplier nyo. Kasi violation niya ng batas kung i-alter ho ninyo yung resibo na inisyo na supplier nyo, lalabas niyan is falsification of public documents ho yan. Double take up,
check mo kung nagkaroon ng double take up, unsupported, o tanggalin mo yung un, supportahan mo lang. Sabi dito, ano ba to? Disallowed input tax may schedule 6. Ah, kinumpute yung improperly accumulated earning tax. Okay? Eh, mali naman ho yung computation. Grabe. Mali yung computation. So, puntahan nyo lang ho yung rule about improperly accumulated earning tax. So, ang buod ho ng pinag-uusapan ho natin dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, napakasimple lang. Kapag may problema ho kayo sa deficiency tax assessment, katulad ho nitong sa mga Japanese corporations, eh, sumangguni ho kayo sa tax code. Wag ho kayong sumangguni kung kani-kanino, mapa-lawyer man siya, mga auditing firm. Alam ko yung mga auditing firm na kinukuha ho ninyo, ay yan po ay na in-endorse or ni-recommend ng mga Japanese auditors ho ninyo. Tsaka mga Japanese lawyers. Siyempre, mga partners ho nila yan eh. Okay? At alam ko, naniniwala kayo sa mga Japanese lawyers tsaka mga Japanese CPAs ho ninyo. Pero hindi ho sila nakatira sa Pilipinas. Pagdating ho sa taxation, eh, incompetent ho yung mga CPAs na nasa Japan, incompetent ho yung mga lawyers na nasa Japan. At hindi porkit ho lawyer sa Pilipinas ay competent. At hindi po porkit malaking auditing firm competent. Mag-aral po kayo. So, kayong mga Japanese corporation, eh, pwede ho kayong gumawa ng sarili nyong manual. Katulad ho nito, pwede ho kayong magsimula rito. 3,000 lang ho ito. Ha? 6,000 ho yung matitipid nyong tax. 3,000 lang ho ang puhunan nyo, kapalit 6,000,000. Okay? So, with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, abangan ho ninyo yung susunod nating video at magkita-kita ho tayo sa internet. Peace and happiness be with you. Masayang hanap buhay. Masayang buhay para ho sa mga ka-taxpayer natin at Pilipino. Thank you!